Mahigpit ang paalala ng DOH Calabar Zone sa mga residente, lalo-lalo na sa mga evacuee, na mag-ingat at iwasan muna ang unnecessary travel para makaiwas sa COVID-19 virus malapit po sa Bulkang Taal. Samantala, wala namang naitalang casualty at major incident sa Batangas dahilan sa naranasang pagbaha dulot ng habagat. Si Alan Francisco magbabalita sa atin live. Yes, Alan. Gani nilinaw ng DOH Calabar Zone na recovered na ang 5 kaso ng COVID Delta variant dito sa Region 4A. Una nang sinabi gani sa PTV News ni Dr. Voltaire Guadalupe ng DOH Calabar Zone na 2 sa Cavite, 2 sa Laguna at 1 rito sa Batangas sa mga tinamaan ng variant. 3 sa mga ito ay overseas Filipino workers habang 2 ay walang foreign travel. Kasabay nito gani ang paulit-ulit na paalala nila sa mga residente ng Calabar Zone at sa lahat na mas mag-ingat. Sa mga evacuee, particularly, hindi pinahihintulutan ang unnecessary travel. Sa tala naman gani ng Batangas Provincial Office, more than 36,000 ang total confirmed COVID cases. Samantala, sitwasyon naman ng Bulkang Taal, mamaya pang 8 a.m. maglalabas ng latest advisory ang FIVOX regarding sa vulkan. Pero sa latest bulletin nila kahapon, 35 volcanic earthquakes at 17 tremors ang kanilang naitala, habang nagbuga ito ng more than 5,000 tonelada ng sulfur dioxide. Samantala, sitwasyon sa mga binaha sa Batangas, ayon sa PDRRMO, gani umuhupa na ang mga pagbaha sa ilang bayan. Hindi na rin kasi ganun kalakas ang ulan kung ikukumpara kahapon. From orange rainfall warning, naging yellow rainfall warning na ang Batangas ayon sa PAGASA. Walang casualty na sugatan o nawawalang tao. Wala ring major incident na itala ang PDRRMO dahil sa pag-ulan. Gani, update naman dito sa Tagaytay City sa Cavite. No? Sa mga sandaling ito ay humupa na o nawala na yung ulan, tumila na ito, ibang-iba yung sitwasyon kahapon. Ang aming kinalalagyan sa ngayon dito sa may sentro mismo ng Tagaytay City sa Cavite, usually ay dito tumitingin o tinatanaw ng mga turista yung Taal Volcano. Pero dahil sa kapal ng hamog ay hindi ito makita sa ngayon. Samantala gani, ang PDRMO dito sa Cavite, sinabi nila na wala rin naitalang major incident dulot nga ng pag-ulan kahapon. Gani. Maraming salamat, Alan Francisco. Nag-ulat sa atin live mula dyan sa Tagaytay.